Yo, what's up mo bro? Dumating na yung pyesa natin ng MDL tsaka ng dual horn. So, lahat na ng pyesa na in-order ko sa Shopee. Kompleto na. So, install na lang natin. Siguro bukas ko na lang i-install. Baka motor wash ko pa si ADV eh. So, sasabayin ko na na-install yun pero pagbubukodin ko ng vlog. Galing ako ngayon sa may Dao, sa may electronic shop doon. Bumili ako ng automotive wires. Yan lang kasi ang kulang ko eh. Tsaka ng soldering lead. So, kompleto yun na nga yung pyesa, tapos kompleto na rin yung mga wires natin na gagamitin. Papakita ko rin sa inyo yung pagbabaklas ng fairings. Kung halimbawa na gusto nyo mag-DIY na magkabit ng MDL tsaka ng dual horn para may guide kayo. So, balikan ko na lang kayo bukas. Bukas ko pa install. Papa motor wash ko muna si ADV. Ayan, yung mga nagtatanong kung ba't ang linis ni ADV. Kada magbablog kasi ako, pinapamotor wash ko muna. Siyempre, para presentable tingnan. Malinis, no? Yeah, balikan ko na lang kayo bukas. Yeah, baklasin na natin yung fairings ni ADV. Babaklasin lang natin dito. Itong part na to. Sa itong sa gilid. So try natin mabaklas yung nasa gilid na yun nang hindi tinatanggal yung upuan. Iskate natin. May clip kasi yun sa loob eh. Dalawang clip. 5mm na Allen key. Gamit kayo ng ganito. Yung fairings na remover. Ayan, tatanggalin din natin yan. Ito, mahirap talaga siyang tanggalin. Hindi siya obra. May clip kasi dito yung dalawa. Na ganito din ang itsura. Ayan, pwede mo siyang bukahin. Pero mahirap siyang dukutin eh. Hindi ko makita yung clip dito. So, tanggalin talaga natin yung upuan.
Ito yung sinasabi kong clip. Ito. Push clip. Mahirap i-access. So, alam, tanggalin talaga yung upuan. Dahil lang naman tanggalin yung upuan. Kayang-kaya naman. Yung dalawang push clip. Pwede natin matanggal ngayon to. Ito. Yung part na to. Ayan, may access na tayo sa battery. Ito yung battery. Nalipadaanan yung wirings. Ito nilalagay yung wirings nya. Ayan, banda dito. Pero dito, dito yung mga relay. Nabasa yung part na hindi siya mababasa. Ito yung install nating MDL. JCM1 mini driving lights. So 15 watts per bulb. So same lang din yung kinabit ko dati kay Click. Ano, ito yung features niya. Shoutout kay JC. JC LED. Ah, may libre pang ano. Ano to, parang sa signal lights, no? Ito yung MDL. Balas niya, tapos ito yung bracket. Ito yung MDL. Kukonek mo lang yan dito. And meron naman yung orientation. So pag ganyan, yun, may butas. Ito yung pang-lock nya para waterproof. Yan. Yan, hindi natin gagamitin tong bracket na to. Ito yung gagamitin natin. Bumili na ako eh. Tapos kinabit ko na rin sa motor yung pagkakabitan nya na flat bar na ganun. Nakapwesto na yan. Sinukat ko na. So ito yung gagamitin natin, tapos lagay natin to. So mga dalawang bolt tsaka washer. Yan, ganyan siya. Yan, tapos may kasama siya pang higpit. Allen key. Magano lang din yung setup ng kabila. Sa ating gagamitin natin relay. Bosch na relay. 30 amps. SPST na Bosch relay. Yan, tag-isa yung high beam tsaka low beam. As ito yung gagamitin natin switch kagaya ng ginamit ko kay Click. Atom na switch. So ito yung gagamitin natin sa handlebar natin lalagay sa may kaliwang side ng manibela. So tatabasin natin yung handle grips. Pasok natin to. Ganun yung setup ko kay Click eh. Yan, okay to. High and low. And high and low siya na atom. Tapos yung gagamitin natin fuse tap para sa trigger ng relay, ito. Iba yung fuse ng ADV. Yan, hindi siya mini. Iba yung tsura niya. Yan, ito siya. Yan, ganyan. Lagay ko yung link sa description. Iba yung fuse ng ADV. So, ito na yung ginawa ko. Na fuse tap. Yan, hininang ko na sa 18 gauge na wire. Okay lang na 18 gauge kasi ano lang to. Trigger lang. Ayan, yung pagkakahinang niya. Tapos i-shrink tube natin. Tapos electrical tape. 3M yung brand na ginagamit ko ng electrical tape. Ito yung tested ko na maganda yung quality. Shrink tube, sindi nyo na ng lighter. Ayan. Mag-seal siya. Ayan. Tapos yung gagamitin natin inline fuse para sa battery, rekta sa positive ng battery. Yun yung source ng power ng relay natin. Ito. 16 gauge to. Pero ito malaki sya. Ayan, malaki yung ano nya. Pang kotse to eh. Ito yata yung standard. Pero okay lang as long as tama ilalagay natin na amperes. So pag MDL ito, specifically dito, 5 amperes lang ilalagay natin. Pero dahil magkakabit din ako ng busina, sa busina naman 10 amperes. So 15 amperes yung ilalagay ko. Papalitan ko ito ng 15 amperes. Meron ako nun kasama ng busina, 15 amperes. So sakto. Pag ginawa ko na rin yan, ito na siya. Ayan. Nilagyan ko siya ng ring terminal na nakahinang din. Ayan, may ring terminal. So ito yung inline fuse. Ito yung pupuntang battery. Ah. Tapos siya, nakahinang siya sa 16 gauge na automotive wire din. Yan, shrink tube lang din natin yan, tapos
electrical tape, pabalutan pa natin. Ano na. Pakita ko muna sa inyo yung diagram ng wiring natin na setup ngayon na gagawin. Ito yung representation ng MDL. Ayan, may tatlo kasi yung wires. Ayan. High beam, low beam, tsaka negative. So ito yung relay, representation ng relay. 85, 86, 30, 87. So ito yung MDL switch natin. Tapos ito yung battery. Ayan. Unahin natin dyan yung positive ng battery. Ayan, ito. Kuha tayo dyan ng supply. Tapos kakabit natin yung inline fuse. Ayan, ito. Inline fuse. Mamaya pakita ko sa inyo yung computation ng ano, kung ilan ba dapat amperes yung ilalagay na fuse. Ayan, ito yung inline fuse natin. So papunta yan sa number 30 ng dalawang relay natin. Ayan. Punta yan dyan. Dalawang 30. Tapos yung sa negative naman ng battery natin, dyan natin nire-recta yung mga negative nito mga to. Kung sabi ko nga kanina, itong MDL, negative yung dalawa dyan. Sabihin natin na ito. Yan, negative. Papunta yun dito sa battery. Ito, negative din. Tag-isa sila. Tapos yung high beam at low beam wire, yan ito. Itong red tsaka itong yellow. Sasamahin natin yan. Yan, red to red, yellow to yellow. Tapos, kakabit natin yan dito sa 287 ng dalawang relay. So, yung isa dito, yung isa naman sa kabila. O, tapos sa trigger naman ng relay, kailangan dyan pasukan ng positive at negative. So yung isang side dyan, kahit magkapalit, negative yung isa. Punta ang negative ng battery. Tapos itong 85 at 86 or yung kabilang side ng relay natin, kailangan nyan ng supply para matrigger sya. So kailangan switchable syempre ito. Kung halimbawa ito yung high beam natin, yan high beam, papunta yan dito. Ito yung magiging trigger nitong isang relay ng high beam. Tapos yung kabila naman, ito. Ito naman yung magiging trigger ng kabilang relay para sa low beam. Tapos para magkaroon to ng supply or ng 12 volts, kailangan natin ikabit sa ignition. Ito, itong gitna. Yan, ignition yan. Ignition via fuse stop. Yan, ito yung magiging trigger. So pag nasa gitna to, naka-off. Pag pinindot mo yung low beam, ito, sinwitch mo ng low beam, magkakaroon ng power to. So pag may power na to, matitrigger niya itong relay na to. Yan, may energize yung coil. Ito, magkakaroon ng supply papunta dito sa low beam. So, ganun din yung kabila. High beam naman. Mapakita ko na sa inyo yung ano, computation no, kung ilang fuse ba yung gagamitin dito sa inline fuse natin. Para makompute nyo yan, kailangan i-apply natin yung Ohm's law. Hindi ko na-explain to. Dito tayo sa mismong formula. No? So, ito lang yan. Power. Yung power natin, ito. Kung ilang watts yung ano, accessory na ilalagay nyo ito. Ito, 15 watts to each. Ayan, 15 watts per bulb. So, 30. Ano? So, 30 divided by voltage. Yung voltage naman, yung kung ilang volts yung battery nyo. Ayan, sa atin, 12 volts. So, 30 divided by 12. Kapag ginampit nyo yan, 2.5. So, 2.5. Tapos, ang rule of thumb dyan, kailangan 1.5 times yung ilalagay nyo yung amps. Ano ba, kung ang requirement nya 2.5 amperes, so kailangan i-multiply nyo yan sa 1.5. Ang kailangan natin 3.75 amps na fuse. Ano? Kasi wala naman tayo nun eh. May makikita kayo nun, pwede. O pwede rin nya siguro 5 amps, pwede. Ito yung bracket natin na kasama nitong bracket na to. Yan. So stainless siya na flat bar na may butas. So itong part na to na ADV to. Kita nyo to.
wala yung butas, so kailangan yung butasan ng barena nasasakto dito sa bolt niya na mahaba. So, meron din yung washer tsaka nut. So ganun ginawa ko, tapos sinunod ko na lang yung angle nito. Yan, nakaganan siya. Para pag nilagay natin to, itong mismong bracket natin, ito lang siya. Bolt na maiksi, tapos washer at nut. Yan, pag ginamit natin yan dyan, bolt and nut, sakto lang yung position niya. So pag nag play yung suspension natin, hindi siya tatama kasi malayo siya dito or nakasagad siya dito sa side na to. Patanggalin ko muna ulit itong MDL na to, tapos higpitan ko na dito. Yan, pwede nyo rin gamitin yung kasamang bracket nung JCM1 na MDL. Ito. Yan, pwede nyo gamitin yan. Mag-washer lang kayo. Nandito pwede naman. Oh. O, ito lang bibili nyo. Pero ako, ito na binili ko para isang set na. Okay, ito yung magiging setup natin dito sa MDL switch natin. So yung low beam ito, magawin ko siyang high beam. Kasi pag ganito yung gagawin kong pwesto sa kanya, na nakailalim. Yung high beam, gagawin kong low beam. Meron naman yung wiring. So check ko na lang kung alin dun yung low beam at high beam. So yun yung gagawin ko. Ngayon, ang pag-install natin yan, dito kasi siya ilalagay. Yan, ganyan. Tapos ito, tatabasin ko to ng cutter. Yan, paikot na ganyan para mailagay natin to. Tabasin ko muna. Natabas ko na paikot. Tanggalin na natin to. Yan, tanggal na natin yung pinat natin na part. Kabit naman natin to ngayon. Itong MDL switch. Parang paganyan siya. Yan, dito siya sa gitna. Lasagin natin tong MDL switch natin sa ilalim. Pupwesto ko lang siya kagaya ng pwesto ng kay click. So i-angulo ko na lang na hindi makakasagabal sa signal light yung high beam at low beam. Sanay naman ako sa ganitong position ng MDL. Kasi nga kay click, ganito rin yan sa akin. Ah, ganyan na itsura nya. Ganyan position. Ito yung linya natin ng positive. Ayan, ito. So, ito naman yung negative. Papunta sa negative ng battery. So, ito yung fuse stop natin. Magtatap tayo sa fuse box para meron tayong trigger ng relay para sa MDL. Para mapadaan nyo yan dito sa battery, kailangan nyo tanggalin itong fuse box muna. May tornilyo yan dito, tapos ito, pipindutin nyo lang ito pababa. Ito, ito. Press nyo dito pababa para mailan nyo siya. Dalawa yan. Dito yung nakasuot eh. Yan dito. So kaya ko tinanggal yan para mapadaan ko itong mga wire doon sa butas. May butas yan doon. Yun, dito. Ang lusot nyan ay dito. Yan, dito ang lusot nya. Yan lang kasi nakita kong butas na pwedeng padaanan dito sa galing sa battery. Sa box ng battery. Ayan yung linya natin. Yan, itong fuse stop natin. Ito. Dito natin siya ikakabit sa USB. Dito nyo makikita yung kung ano yung mga fuse na yan. Yan, ito ignition. Dito tayo pwede mag-tap dyan. Kasi dito yung source ng power sa kabila. So hindi kakasya yung fuse stop natin. So ito yung nakita ko, itong USB. Ayan, USB na 5 amps. Pwede ko siyang ilagay. Nasa kanan yung source ng ano nyan, ng power. So pag ganyan ang lagay natin. So, dalawa kasing terminals nyan eh. Dapat kanan yung source ng power para tadaan siya sa fuse. So magka-cut off, ano ba, nag-overload yung circuit, magka-cut off yung fuse. Puputok ko yung fuse, hindi maapektuhan yung makina. So may tamang orientation din ng pagkakabit nitong fuse stop. So pag ganyan siya, tapos dito natin siya ilalagay sa USB na 5 amperes. Tapos lalagay natin dito yung original. Tapos yung pagtatapa natin, which is ito, itong wire na to.
5 amps din ang ilalagay natin. Meron pa namang extra to na 5 amps. So pangalawa siya sa pinaka kanan. Itong pinaka kanan. Ito meron siyang pantanggal, yung ADV. Tanggalin ko na lang. Yan ito. 5 amperes na fuse. Ito yung sa USB. Ang gagawin natin, itong 5 amps na fuse, lagay natin sa fuse top. Nandito. Yan, tapos yung extra ng isa, lagay din natin para dun sa trigger natin ng relay. Ito kasing USB, nagkakaroon lang siya ng power pag naka-on yung ignition, pag naka-on yung susi. So kaya dito ko siya ilalagay. Tapos yung source ng power niya nasa kanan. Tinester ko na yan. Ito, may gamit akong test light. Tinap ko sa negative, tapos pag naka-on yung ignition, tinitingnan ko kung nasan yung source ng power. Kung kanan o sa kaliwa na terminal. So ito, nasa kanan nga, kaya pag ganito yung lagay natin. Dito dadaan yung power. So pag nag-overload, hindi maapektuhan. Puputok lang yung fuse. Pakita ko na rin sa inyo para mas maganda, no? So kung mag-wiring kayo, dapat tanggal talaga yung terminal ng battery para hindi kayo makaground, no? So kabit ulit natin itong positive. Tinanggal ko eh. Para mapakita ko sa inyo yung tamang pagkakabit ng fuse top. Hindi kasi pare-pares itong sa fuse box. So kailangan mong i-tester talaga para malaman mo kung alin yung source ng power. Test light natin yung terminals nung sa USB. Yan, kinibit ko lang dito sa negative. Tapos i-on natin yung ignition. Test muna natin. Kanan, wala, hindi nailaw. Kaliwa, wala, hindi nailaw. Kasi naka-off pa yung ignition. On natin. Yan, kanan, umiilaw siya. Ibig sabihin, sa kanan talaga yung source ng power. Kanang terminal. Kaliwa, wala. Tanggalin ulit natin itong battery. Itong positive lang, tanggalin nyo. Sa kanya lang ikakabit yan pagtapos na kayo mag-wiring o kung magte-test kayo kung okay na ba yung ginawa nyo. So, yung fuse top natin, dahil nga nasa kanan yung source ng power, pag ganito yung pwesto nya. Kabit ko lang yan dito. Pakita ko na lang. Yan ang itsura nya. Ito yung fuse top natin. So meron tayong additional na linya na pwede natin gawing trigger. So ito yung accessory wire na may power lang pag nakaw ng ignition. So ito yung gagamitin natin trigger ngayon ng relay nung kakabit natin na MDL. So 5 amps. Yan. Fuse top. So balik na rin natin to. Yan, medyo nice ko lang yung pwesto ng wire. So balik natin ng tornilyo. Fuse top natin, ayusin ko na lang, hilahilahin ko. So, ito yung pwesto. Bago ko i-fix yan, pakita ko muna sa inyo yung cover. Ayan yung cover nya. Tinanggal ko yung mga nasa loob. Nakaangat. Kasi hindi ko siya maisasara gawa ng fuse top. Malaki. Nahaharangan siya ng nito. Ayan, tinabas ko ng Dremel. Medyo finlat ko. Okay na, nasara ko na siya. Wala nga lang yung mga lagayan nandito ng fuse. Meron pa naman kasi dalawa na lang. Yan. May balik na natin yung panglock niya. Kabit ko naman tong isang terminal ng negative. Ito. Ito yung sa negative natin. Nakabit naman natin ang negative. Okay na. Naisin ko na lang yung wiring mamaya. Kasi ito yung positive natin. Ito. Ito yung may inline fuse na 15 amps na inilagay ko. Kasi sabay ko na ikakabit yung MDL tsaka yung dual horn. So kung MDL lang, 5 amps lang. Kung dual horn lang, 10 amps. Pag parehas, 15 amperes
source ng power. Yun yung amp draw ng dalawang install kong accessories. Ano lang natin dyan. Tapos may ako nakabit. Medyo naayos ko na yung harness. Yan, i-wiring ko na. And hininang ko na din lahat ng kailangan hinangin. Ito, nabusan na ako ng malaking shrink tube, so balutan ko na ng electrical tape to. Ito yung galing sa 3-way switch natin na Atom. So ang common wire nya is kulay yellow. Kakabit natin yan sa fuse stop or dun sa ignition. May power lang kapag nakawa ng makina. Ito yung magiging trigger ng relay. So ang high beam ko is itong black. Ito, itong black wire. Itong kabilang relay. Low beam ko naman ito. Nalagyan ko ng marker para hindi ako malito. Hindi ako nag-tape tong isa. Ito yung low beam, kulay white naman. So maganda akong ano, bibili kayo ng Atom na switch, i-test nyo kung alin ang high beam at low beam. Ang gamit lang din kayo ng test light tsaka battery para matest nyo kung alin ang high beam at low beam. Kasi yung isa kong nabili dati, nagamit ko kay Click. Iba eh. Iba yung ano niya, yung color coding. So dapat itetest mo talaga. Tapos ito naman yung sa MDL natin na dalawa. Ayan, magkakasama sila. So itong MDL na to, 4 wires. Itong yellow is kulay yellow na high beam. Itong white is kulay white na low beam. Itong red, yan yung red na yan. Sabay silang iilaw. So bali yellow tsaka white. So ang ginawa ko, yung low beam ko white, ito, ang white. Yan, nasa low beam yan, nasa 87 ng low beam ko. Tapos yung high beam ko is itong red. So magkasabay na sila. White and yellow ang ginawa kong high beam. Yan, nakabit naman dito sa high beam relay. So yung ganito mga 4 wires na MDL, pwede nyo siyang gawing passing yung white and yellow na sabay. Tapos ito high beam, low beam. Ako hindi na. Hindi ko na lang gagamitin ito. Yan, tapos ito number 30. Ayan, dalawang number 30 papunta sa positive ng battery, which is ito. Ayan, positive wire to. Direkta sa positive ng battery. Nanagyan ko ng marker para hindi ako malito. Bit natin yan dito. Ayan, tapos yung negative ng MDL pala ito. Itong black wires. Dalawa, pinagsama ko din. Ito, papuntang negative. Tsaka itong kabilang side ng relay. Itong 85. Negative din to. So, bali itong tatlo, negative. Negative, positive, tapos ito, natitirang to, is yung fuse stop, ignition, trigger. Ayusin ko muna. Ayos ko na yung wiring ng MDL natin. So ito yung pupuntang fuse stop, ito. Yan, sa may common ng 3-way switch. Tapos ito yung dalawang positive ng relay, number 30, ito, tsaka ito. Yan. Nakatap na yan dun sa positive papuntang battery. Meron siyang 15 amps na fuse kasi nga ang kinabit ko is MDL tsaka dual horn. Ito yung dual horn ko eh. Tapos yung mga negative, negative ng relay ito. Yung 85 or 86, alin man doon sa dalawang relay. Nakatap na yan sa negative papuntang negative ng battery, which is ito. Tapos ito rin yung negative nung MDL natin na dalawa. Dalawang block. Yan, nakatap din yan, negative. So bago ko hinangin yan, testingin muna natin. Kabit ko na yung battery, tapos try natin yung MDL. Kabit ko na yung battery, positive. Try natin yung MDL natin. High beam, yellow white. Off, low beam, white. Ano kaya, nahinangan ko na to. Pati itong mga to, itong mga positive at negative, okay na, nahinang na lahat. So balutan ko na lang yung electrical tape. Ito, may shrink tube ako dito, ready. Yung shrink tube, tapos electrical tape. So to, electrical tape na lang. Tapos imising ko na lang yung wiring nya. Imising ko ng maayos. Tapos itong relay dapat medyo nakatagilid yan para hindi maipunan ng tubig. Para may mga butas-butas kasi yan dito. So ayusin pa yung pwesto niyan. Ayusin ko muna cable management.
Yan, yan yung final setup natin. Ito na yung relay, medyo nakatagilid ng konti. Nabusan ako ng ano eh, ng zip tie. Baka wala mabilan dito, baka sarado na yung hardware dito. Yan, okay na yan, nice naman. Hindi naman siya matatanggal. Goods na yung setup natin, ito yung balas, ito yung dalawang relay ng MDL. Ito yung sa horn. Ito yung low beam natin, adjust natin. Baba lang natin ng konti sa headlight. Ayan yung headlight natin. So siguro mga dito. Nakita nyo? Baba siya ng konti sa headlight. Kabila din. Yan. Aba. Yan. Natin. High. Yan. Headlight, low beam na MDL. Parang kulang ah. Taas ko pa ng konti. Pero parang sobrang taas naman yung high. Kabila lang, adjust ko yung kabila, parang hindi pantay. Adjust nyo lang hanggang sa makuha nyo yung pantay na pantay sila. Tapos dapat mababa lang ng konti sa headlight. Hindi pa pantay sa headlight kasi nakasilo yun eh. Tsaka yung high beam nyo so sobrang ng taas. Ito mababa siya ng konti sa headlight. Ano, okay na sa akin yung isa, ito naman. Ayan, siguro. Ayan, low beam natin, tapos high beam. Ah, parang okay na, no? Okay na sa akin yan. High beam, low beam. Headlight, low beam. Baba lang siya ng konti. High beam natin mataas. So okay na yan. Set nyo lang yung preference nyo tapos saka nyo ihigpitan ng sagad. Itong check engine normal to kapag ano, nagtanggal kayo ng battery, terminal ng battery. Pero pag itinakbo nyo na yan ng mga ilang kilometers, mawala din yan. Pero matagal. Tapos yung oras, naiiwan na yung oras nyan. So kailangan natin iset yung oras. 707. Sabi natin 708. Adjust natin. Okay na. Siguro pag ni-review namin to, wala na yung check engine. Naitakbo na namin ng malayo, no. Pero ito yung low beam natin, ayan. Ito naman yung high beam. Mataas yung high beam. Uy, dilim dito. On natin yung MDL. Boom. Ito na yung test ride natin ng JCM1 mini driving lights. Punta kami ngayon ni OBR sa SM Tarlac. Dinner lang kami doon para malayo-layo biyahe, mga tipong mga 50 plus kilometers. Nandito kami dadaan sa may mabalakat eh. So ayan yung low, sinet ko siya na mababa lang, tapos binaba ko yung low niya, pansin niya mababa. Ito puro nakahay yung mga kasalubong natin. Mag-high tayo pag wala kasalubong, para makita niya yung high beam na mismo kalsada. Yan, ayan yung high beam natin, saktong-sakto. So yung quality niya ng JCM1, tested ko na nga kasi yan ang gamit ko kay Contact Leak. Para ang last year yata yun, Bino. Or toy. Last year lang ba yun? Last year. So isang taon na namin ginagamit. Lagi namin gamit yun. Mahilig kami mag night ride ni OBR eh. Pagka ano. Tapos mga long ride. Okay na okay naman. Hindi pa nasisira. Tibay.
Tapos yung dati na pinadala sa akin ni JCI, iba namang brand yun, pero ngayon buo pa rin eh. Ay Honda Beat naman nakakabit. Yan, pagkaganyan medyo mga well-lighted streets, pwede nyo nang patayin yung MDL nyo. Natin, yan, nakita naman yung kalsada. Lalo sa mga city, ito kasi medyo madilim nga dito actually, ng konti lang. Sa banda doon kanina medyo maliwaliwanag. Well-lighted streets, pwede nyo nang i-off yung MDL nyo. So ito namang switch natin ng MDL itong... Sanay na ako sa ganitong position eh, kaya walang problema sa akin. Kaya hindi naman siya nakakasagabot sa signal lights. I-angulo nyo lang na hindi siya makakasagabot sa signal lights para hindi kayo mahirapan mag-signal. Okay naman siya, oh, high and low. Off, high, low, yan. So, nakasignal ako na maayos, walang problema. Hindi siya naharangan na ang daliri. Or siguro sanayan lang din. Nung una naninibago ako nun, nag-click. Ang ganitong setup na ang switch ng MDL na Atom. Pero nung nakasanayan ko na, okay na okay. Okay sa tingnan para sa akin ha, mas malinis. Although na tinabas natin tong grips natin, okay lang naman. Tapos yung bar end ko kasi extended, kaya malaki pa yung space ko. O siguro kung medyo, or yung stock yan lang yung nakakabit na bar end sa inyo, medyo kukunti na yung space, mas maganda kung medyo extended yung bar end nyo. Yan, meron naman akong vlog nito, nung sa may vlog ko nitong Smoke Ducati side mirror, pinakita ko yan. Ang extended na bar ends. Yan, pares yan. Mas mahaba. Kasi nga mahaba itong ano eh. Pero yung position niya nakaganon. Kaya kailangan ko ng extended na bar ends. Mas maganda kung meron kayo sinusundan na sasakyan pag ganito na madidilim na lugar. Para mas kita nyo or mas okay lang na kahit naka low beam kayo. Kita nyo pa rin. Tapos tama lang yung pacing. Mabagal lang. Yan, ganyan oh. Number one sa guideline ng LTO. Is dapat merong sariling switch yung kakabit nyo na mini driving lights or auxiliary light. Yan, ito sa atin yung sariling switch. Pwede natin siyang i-off separately on. Yan, ganyan dapat. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan ako niya MDL mo eh. So kailangan meron talaga siyang sariling switch na para pwede mo siyang patayin. Ba, umaga. O kaya naman sa mga well-lighted streets. Siyempre kailangan mong patayin ng MDL mo. So next naman, kailangan yung auxiliary lights nyo dapat nakatutok siya pababa, pwede nakatutok pataas kasi nga nakakasilaw. Ito nga sa atin mas mababa siya sa low beam kasi mababa to eh. Para yung high beam nito ang kapantay ng low beam eh. High beam ng MDL is kapantay ng low beam ng stock headlight ko. At syempre eh, hindi rin siya pwede na nakatagilid yung angulo nya, yung nakatilt na kaliwang side nakatilt sa kaliwa, yung kanang side nakatilt sa kanan. Kailangan nakadiretso lang siya yung direction ng tutok ng auxiliary lights, tapos nakatungo sa lupa. So dapat din yung ilaw natin, nagyan ba yung battery level load? Dapat na intercom? Charge tayo pag uwi. So dapat din yung kulay ng ilaw natin is either white, ayan yung low beam natin is white or yellow. Yun lang ang dalawang pwede. White or yellow or medyo orange, ganun. Ito nga, itong high beam natin is white and yellow or orange. So, pasok siya sa guideline. Yan, medyo orange. Hindi pwedeng kulay pula, kulay blue, kulay pink na ilaw. Bawal yun. Pag sa harap, dapat ano lang. Yan, white, either white or yellow lang. Yun lang talaga ang pwede. The rest is bawal na. Tapos bawal nyo siyang i-mount sa moving part ng motor. Halimbawa sa suspension, bawal. Ay, nag-turbo na yun. Nag-turbo B. Musok ng malakas yung sasakyan. Nag-turbo yan. So itong sa atin nga, nakakabit siya dun sa mga gilid ng fairings. Ayan, non-moving parts. Bawal mo siya ikabit sa gumagalaw. Ayan, lalo yung suspension. Tapos dapat hindi siya tataas sa handlebar. So anything below na handlebars, pwede mo siyang i-mount. Okay lang 'yon. Basta non-moving parts. Ah, syempre hindi mo siya pwedeng ikabit sa manibela kasi gumagalaw 'yan eh. Kahit sabi mo na mababa sa handlebar, kung sa handlebar naman nakakabit. Pag lumiligo ka, lumiligo din yung mini driving lights mo. Hindi rin pwede 'yon. So, tapos hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga well-lighted streets. Yan, kagaya ng ano binabanggit ko kanina. Ito, pwede wag mo nang gamitin dyan. Pero madilim, no? Yan, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga well-lighted streets. Ito, ang ganitong
mga kalsada, medyo madilim. Medyo madilim pa rin. Pero alam nyo yung sa mga city talaga na maliwanag yung kalsada. Yun, hindi nyo siya pwedeng gamitin doon. I-off nyo na pag ganun. Tapos nakalagay din doon na bawal magamitin pag may kasalubungan ng mga motorista. Pero kaya ang ginawa ko dito nga, ibinaba ko siya talaga. Para hindi siya nakakasilaw. Kasi mahirap eh, isipin mo, ganyan kadilim tapos naka-off. Wala kang makita sa kalsada, sa sobrang hina ng stock headlight. Hindi naman, kasi lakas ng kotse ang stock headlight natin eh, na okay lang na hindi maglagay ng auxiliary lights. Kaya yun, bawal sa well-lighted streets, tsaka pag may mga kasalubong. Ah, pero size nga natin, sobrang baba lang ng low natin. Hindi nakasilaw. Gaganito mga gabi, mga daan-daan lang takbo nyo. 60 lang, okay na. 60 plus, ganun, maximum. Alam, hindi nyo kabisado yung lugar. Ano? Mahirap, hindi mo alam na yung lubok eh, no? Asa nangyayari kasi dyan, pag ganyan mga MDL, nagka-cancelan niya ng ano? ng visibility. Mga magkasalubong ka, nakaka-cancel yung ilaw mo minsan, lalo pag sobrang lakas. Baka naka-high beam yung kasalubong. Kaya mas hindi mo pa siya lalo nakikita. Ito, naka-low beam lang ako. Kahit puro naka-high beam yan. Kaya mo sila. Chill ride lang naman ako eh. 60 lang ang takbo ko. Pero pagka nakasilaw talaga, pwede mo namang senya sana. Baba mo yung taas nung ano. Kita mo? Taas nung sasakyan. Pwede mo silang senya sana, ibaba nila yung MDL nila. Kung nasisilaw ka talaga. Ang maximum na allowable na auxiliary lights na ilalagay nyo or MDL is dalawa lang talaga. So may mga nakikita ako na apat, ganun, anim, bawal yun. Actually, pwede kayo mahuli na ano doon, ng mga enforcer doon, LTO. Pagka sobra kayo sa dalawa na MDL. Yan, pagka mga ganyan na wala kayong kasalubong, pwede kayo mag-high beam. Para siyempre makita nyo yung daan. So yun nga, maximum of dalawang MDL lang. O, tapos per ilaw is anim lang na LED yan nakalagay. Yan, nakakita na tayo ng well-lighted streets. Well-lighted na to, B, no? Yeah, well-lighted na yan. Naka-off yung MDL natin kasi kita ko naman yung kalsada. Ang last na guideline natin is bawal nyo siyang i-substitute as headlight nyo. Halimbawa, nasira yung headlight nyo, napundi. Yan. Bawal nyo siyang ipalit na or gamitin na headlight mismo. Yung tipong hindi nyo na ipapagawa yung headlight nyo na napundi or nasira as MDL na lang or auxiliary lights ang gagamitin nyo as headlight. Bawal din yun. Mahuhuli din kayo ng LTO doon. So yun yung mga guidelines natin ng regarding sa pagkakabit ng auxiliary lights. Ayan, dapat susundin nyo yun ha, para hindi kayo mahuli. Mahirap na, mahal din na ang ticket pagka nahuli kayo nyan sabay ang mga violation na yan. Kahit alin dyan, kahit isa lang magamali dyan, huliin talaga kayo. Ako na natin yung MDL, madilim na eh. Yun, malapit na rin kami sa pupuntahan namin sa SM or kung ano, maghanap kami dito ng makakainan. Dinner ride. Tinesting lang din namin sa labas. Ngayon pa lang namin na-testing ito ng gabi. Ay, dito na kami sa SM. Ito na. SM City Tarlac. Napin na may entrance. Namin na lang. Ngayon pa lang kami pupunta rito. So, yung mga link ng MDL natin. Tapos, syempre, yung mga tools. Pati yung mga wires, lahat yan. Like sa description para lagpas na kami. Lagpas na, Bobby? U-turn ka. U-turn na lang. Nalito. Okay lang. Para naka-align. U-turn na lang kami dito. Ayun, lagay ko na lang yung link sa description ng lahat na yan para kung gusto nyo kayong mag-install ng MDL ng sarili nyo, kaya nyo naman gawin yan. Madali lang. Sundan nyo lang yung diagram para yung mga diskarte sa pagwa-wiring. So, dito ko natapusin yung vlog at dito na kami sa SM. Kaya na kami. Alright, mga bro, ride safe! Teka. Ito, do. Yan. Ito na nakakita ko na. Nagpas kami kanina eh. Saan entrance? Saan ang entrance? Parang